Diyos ay hindi nagkulang, sapat at higit sa sapat ang kanyang binibigay sa atin. Kaya ang ating gagawin ngayon, ialay po natin ating mga sarili. Ang Old Testament po ay nag-aalay ng mga hayop, pero ngayon sa New Testament, ang simbahan po, ang ating sarili po ang iaalay sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa kagandahan loob mo sa amin. Biyaya, habag at awa mo, Lord, na patuloy kami binubuhay mo, Panginoon. Wala kang katulad, Lord. Ano man ang nangyayari sa daigdig, Lord, kami iyong iniingatan. Kami iyong patuloy, Lord, na pinalalakas ang aming pong mga buhay, Panginoon Espiritual. Lord, salamat sabagat sa huling panahon ang sabi mo, Lord, manlalamig ang iba, subalit, Lord, napakabuti po. Sabagat sinabi, mayroong kaunti, mayroong mga remnant, Lord, na patuloy, Lord, na namanangan sa presensya mo, Panginoon. Kaya narito po ang bawat isa, Panginoon God, nagbalik sa iyo ng papuri, pagsamba, paglawalhati, sapagkat ikaw ang dapat, o Diyos, tumanggap na ito. Panginoon, hayaan mo, Panginoon Lord, ang araw na ito sa iyong mga salita na aming pong tatanggapin, na ito'y magbigay muli ng lakas ng aming pong mga pananampalataya na isang araw inihanda mo, Lord. Makikita ka namin ng mukhaan, Panginoon God. Napakabuti mo, Panginoon God, sa aming pag-aantay, Lord. Samahan mo kami, Panginoon God, sapagkat wala kami mga gawa kung kami po, Panginoon, hiwalay sa iyo. Subalit ang iyong pangako, Lord, ang sabi mo, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay isa sa amin. Huwag kayong matakot, Lord. Sa aming kahinaan, kami pinilalakas mo. Kami iyong iingatan. Kami iyong ililigtas, Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako na aming pong pangahawakan. Kaya, Ama, tanggapin po ang aming papuri, pagsamba, pagwalhati na kami alay sa iyo, Lord. Maging sa aming pag-aawitan, Lord, makita mo aming mga puso na totoo na pagsamba sa iyo, Panginoon God. Na makita mo, Lord, ang aming mga puso na totoo, Panginoon God. Kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. O, Banal na Espiritu, tulungan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, Lord. Kaya, Panginoon, maging iyong lingkod na gagamitin, Lord, ng iyong, ang iyong presensya, ang iyong anointing, Lord, ay dumaloy sa lugar na ito, God. At mapuspos kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Ama, tanggapin mo po ang aming paborit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat mo sabi na, Amen, Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sabi po sa Psalms 145 verse 1, every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Amen. So, ang tanong po sa inyo ay, do you tell the world about the great works and the mighty acts of our God? Amen. Kailangan, we always find a way to testify to other people that this is what my God did for me. And this is what the Bible says about Him. Kailangan po, araw-araw napapakita natin, nade-demonstrate natin na totoo ang salita ng ating Panginoon that He's the same yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. And sinabi po dito, diba, every day I will praise you. Sino po dito na kapag may pinagdaraanan, walang ibang ginawa kundi Lord! Amen? Walang ginawa kundi umawit ng umawit sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong umagang ito, our encouragement, sabi po dito sa ating kakantahin, let praise be a weapon that silences the enemy. Sabi po, let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise, let praise arise. Amen? Naniniwala po ako na ang mga doktor ay pwedeng nagda-diagnose na may anxiety ka, meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero kapag ka tinayuan mo, nanindigan ka na hindi. My God is greater than my problems. My God is greater than the enemy. My God is greater than anxiety. Amen? At araw-araw, binubulay mo yon. Araw-araw, wala kang ibang ginagawa kundi sambahin ang Panginoon. Then that becomes your reality. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, let us praise our God and conquer every problem that we have. Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah!
you, Jesus. Hallelujah. Let praise arise. Let praise arise. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. I say once more, let praise be a weapon. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. Hey! We'll see you break down. Hallelujah. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. And fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry as we praise you. Oh, we praise you. Oh, hey. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Sing, let it rise, let it rise. Let praise arise. Sing once more, let's sing his name today. Hallelujah. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are, we claim your victory. Sing, let it rise, let it rise. Let praise arise. Oh, hallelujah. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. And fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry out, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. If fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him. With all creation cry, God, we praise. Say once more. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him high. With all creation cry as we praise you. Oh, 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 say we praise you. We praise you. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let praise arise. Say, let faith. Hallelujah. Let faith be the song that overcomes the rages. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Let it rise. Let praise arise. Oh, see, we'll
We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. If fear cannot survive when we praise you, the God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. If fear cannot survive when we praise you, the God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, God of breakthroughs on our side, forever lift him high. With all creation crying, God, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. If fear cannot survive when we praise.
to the God of breakthroughs on our side. Forever lived Him I, with all creation cry as we praise Him once more. We'll see You break down every wall. We'll watch the giants fall. If fear cannot survive, when we praise You, the God of breakthrough, the God of breakthroughs on our side. Forever lift Him I, with all creation cry, God, we praise You. Thank You, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. And I try so hard to see. It took me so long to believe it, that You choose someone like me to carry Your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. And I try so hard to see it. It took me so long to believe it, that You choose someone like me to carry Your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion and giants fall when You stand undefeated. Every battle You've won, sing, I am who You say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the One And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. And this is my victory. Sing once more. And now I can finally see it. You're teaching me. Teaching me how to receive it. So let all the striving cease.
'cause you are my champion. The giants fall, giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place, 'cause you are my champion. Have the authority, come on, that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking. With full conviction, I have the authority. Come on, child of God, Jesus has given me. And when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority. Come on, that Jesus has given me. And when I open up my mouth, a miracle stop breaking. I have the authority that Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You have Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority that Jesus has given me.
Sabi po nitong awiting ito, ano po, let us just go back to the lyrics of the song. Ang sabi po, we are seated. Balik nga po natin sa screen yung lyrics po nung awiting. Ang sabi, I am seated in the heavenly place, undefeated. Alam niyo po ba yung salitang I am seated in the heavenly place, what it meant? Ibig po sabihin, sitting at the right hand of the Father means this is a place of power, in a place of authority. Amen? So, ipinapaalala po nitong awitin sa atin ngayong umagang ito that the moment we receive Jesus as our Lord and our Savior, nasan po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran? Nasan po si Jesus na ating tinanggap na Panginoon at tagapagligtas? The Bible declares He is seated at the right hand of the Father. Amen? So, ibig sabihin po, Jesus daw is in His place, in His rightful power and authority right now. Amen? Eh, yung pong meaning ng sinasabing seated at the right hand of the Father, it signifies a place of authority. So dahil po nasa Panginoong Jesus na muli ang kapangyarihan, and He lives in you, hallelujah, at Siya po ay naninirahan at nabubuhay sa ating po mga buhay, so the same power that Jesus possessed, the same power has been given to the church. Amen? Kaya yung kapangyarihan na yon na tinanggap ni Jesus, ay ipinagkaloob din naman niya ang kapangyarihan na yon sa simbahan. Kaya nga po, kung mapapansin po natin ang ginagawa po ng Diablo sa simbahan, if you would be a discerner, double time po, baka hindi lang, triple time, ang ginagawa po ni Satan na attack sa church. But if you would notice, hindi po madaig at matalo ang simbahan. Bakit po? Because God designed us to be more than conqueror in Christ. Amen? Kaya nga po, pansinin niyo po, pabago-bago po ang ating kapaligiran. Sa isang linggo, meron na naman pong banta na baka po pigilan muli ang ating pagtitipon at pagsamba. Amen? Dahil nga po, meron na naman po raw bagong version, ano po, ang tinatawag na coronavirus. Pero kagabi, habang ako po ay nagsasaliksik ng ilang mga news, sa simpleng salita, humahanap ng chismis, amen? Nadaanan ko po ang isang balita, headline banner po ng isang napakalaking news agency po sa buong daigdig na ang pangalan po ay CNN. Binabalita po na CNN kagabi sa kanila pong news, ito po isa sa kanilang headlines. Kasi nga po, sa Amerika po ngayon ay dumarami po ang tinatawag na version ng coronavirus na kung tawagin nila ngayon ay, ano ba tawag doon? Delta virus. Amen? Yung Delta variant po ng virus. At dahil po rito ay inuobliga ngayon, ginagawang pong pilit ng paraan ng Biden administration dahil sa po ang nakaupo ngayon na presidente na maging legal at maging pumbatas sa Amerika yung tinatawag na mandatory wearing of mask. Amen? Kasi po sa Amerika, iba po kasi ang kano. Hindi po sila pwedeng mapuwersa pag ayaw nila because they have the freedom to choose. Amen? Yung po, lagi nila ipinagigiitan. Pero sa Pilipinas po, talaga masunurin ang mga Pilipino. Kita mo, kahit hindi na tayo ginawa ng batas, sumusunod tayo. Ano po? Palakpakan niya muna natin ang ating lahi. Amen? Pero sa Amerika, ay hindi po mapepwersa ang mga kano if it is not under the law. Amen? Dahil sila po'y naniniwala that yan po ang essence ng demokrasya. That the government has no right, amen, to force you on things na hindi mo po tinatanggap. Dahil nangyayari lamang po ang mga pamumuwersa ng gobyerno, eh hindi po sa demokrasyang bansa yon, sa komunistang bansa. Amen? But because in a country that ang gobyerno po ay communism, eh ang gobyerno po ang nasusunod, by hook or by crook. Amen? Pero when you are in a democratic form of a government,
then hindi po maaari na ma-impose ng gobyerno ang gusto niya sa bawat individual. Yan po yung right and freedom ng democracy. Kaya ina-exercise po ng kanuyon. Ayaw nila niyang mask. Now, nasa iyo yan kung gusto mo, but you cannot impose it on anybody. Amen? Kaya divided po sila dyan. Pero dahil nga po doon sa variant ng tinatawag na bagong Delta variant, ito yung kanilang ginagamit para po maisabatas yun dahil sinasabi nila mas grabe ngayon ito kaysa doon sa unang version ng coronavirus. At mas mabilis pa raw ito ngayon makahawa. Amen? Kaya bukod doon sa tinatawag na mask ay kanila pong ini-implement yung vaccine. Dahil hindi rin po matanggap sa Amerika yung vaccine eh. Ngayon, naglabas po ng report dahil pinag-aaralan yung tinatawag na yung pagiging legit ng balita niyang Delta variant na yan. Ayon po sa report ito ha, natuklasan po nila na ang carrier nung bago pong variant ng virus, most of them are the vaccinated people. So ang nagpapalaganap, lumalabas nung Delta variant ay yung mga may turok. Kaya it makes me wonder, ano kaya yung itinurok? Hello? Ngayon ako po yung nagtatanong ngayon, lalo ako nagtataka, bakit ganon? Ano yung naiturok? Bakit sila ngayon ang nagpapalaganap nito? Amen? Kaya sabi ko, baka sa susunod, ay talagang meron na tayong civil discrimination. Yung mga walang turok, ayaw nang makisama sa may turok, at yung may turok, ayaw na rin makisama sa walang turok. Amen? Mag-iiwasan na tayo. Amen? Dahil, sabi ko, napakagulo nito. Dahil kung ngayon sinasabi nila na nagmumula ang pag-mutate ng virus sa mga may vaccine, eh ano yung itinurok sa kanila? Bakit lalo lumakas yung virus? Hello? Kaya lalo pong gumugulo ang mundo. Kaya naniniwala po tayo na talagang panahon na para po bumalik ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Nakukuha po ba natin? And praise God, may pangako po ang Diyos na tayo po ay kanyang babalikan at kukunin. Amen? Pasalamat po tayo sa Panginoon. Let us pray today. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil kami ay bukas ang aming puso sa paniniwala at pananalig na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. At habang kami nananatili, Panginoon, sa mundong ito na napakagulo, kami ay kumpiyansa na ang iyong simbahan ay protektado at patuloy mong ipinaglalaban, Panginoon, ang aming pong karapatan. Kaya aming tinatayuan ang kapangyarihan na iyong ibinigay sa amin bilang iyong mga anak. Lord, hindi po namin nahayaan na madaig kami, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari sa aming paligid. Dahil alam namin, O Diyos, na ang nasa amin ay higit na makapangyarihan kaysa na nasa sanlibutan, Panginoon. Kaya kami ay mananatiling nakatayo, nakatindig, nakasandig sa iyong mga salita at pangako. Magbago man ang mundo, Panginoon, alam namin na kami po ay nakatayo sa matibay na pundasyon ang iyong mga pangako at ang iyong salita. At amin ding sinasariwa sa umagang ito ang iyong balak at plano sa simbahan ng iyong sabihin kay Pedro that upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against my church. Lord, we still believe in that promise, Panginoon, that the gates of hell will not prosper and prevail against your holy people, Panginoon. Kaya kami po, Panginoon, ay naninindigan na kami po ay hindi madadaig ng mga pagsubok na narito sa aming daigdig, Panginoon, dahil may pangako ka na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya sa umagang ito ng Sabado, salamat at may mga ganito pang pagkakataong natitira sa aming mga panahon sa mundong ito na kami ay nakasasamba, nakapagbibigay ng papuri, parangal at luwalhati sa isang Diyos na buhay at karapat-dapat sa aming pagsamba. Kaya't patuloy ka naming pinasasalamatan. Salamat sa loob ng isang linggo na kami iyong iningatan.
Salamat sa iyong mga provision na iyong pinaranas sa aming mga buhay. Salamat sa mga pagkain na aming kinakain araw-araw. Salamat sa bubong na aming inuuwian sa panahon na kami ay magpapahinga, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga proteksyon na ginagawa mo sa amin na kung minsan di namin nakikita pero iniingatan mo kami. Sinasaway mo ang mga pakana at gawa ng diablo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ipinakikita mo na ikaw po'y tapat sa iyong mga pangako at salita. Kaya ngayong umagang ito, patuloy ka naming pararangalan. Patuloy ka naming itatanghal. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sa aming pagsamba at pagpupuri. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Kayo po ba'y masaya na tayo'y nakakapagkita-kita ba? Hallelujah! So kamayan mo po malapit sa iyo at sabihin mo, God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa umagang ito. At muli tayo ay magkakasama pa. Amen! Hallelujah! Nakakamiss po ang church. Ano? Last week tayo po ay walang simba. Amen! Pero hindi po dahil sa coronavirus, dahil sa bagyo. Amen. So kaya hindi po tayo natuloy last Sunday. Amen. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po tayo pagkatapos po natin kumustahin at batiin po ang mga kapatid po natin kay Kristo. Amen. So last Saturday wala tayong church. Amen. Pero meron po tayong church online. Amen. So pag iniisip ko po ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon, marunong po talaga ang Diyos. Naniniwala kayo, marunong po ang Diyos? Imagine ninyo po kung nangyari po o nangyayari ang mga ganitong panahon nung dekada 90 at 80. 80s and 90s. Ano? Kung nangyari po ito nung mga 80s and 90s na dahil sa mga quarantine, hindi tayo makapag-church. Dahil ngayon, extreme na rin po ang mga panahon ngayon. Amen? Napansin nyo? Ang mga pag-ulan po ngayon ay hindi na po pangkaraniwan, sobrang lalakas na. Amen? Kaya nga po, ating sinisikap din do sa ating programa na sumasahing papawid gamit po ang internet, yung ating Monday to Friday na gawain. Sinisikap po natin na tayo po ay nag-aatikha na kahit papaano ay makapag-play po tayo ng mga updates na mga nangyayari sa iba't ibang panig, sulok ng daigdig. At kung makikita po natin, kanina kami nagkwekwentuhan ng ilan sa ating mga kapatid, makikita po natin, dahil pag dito ka sa Pilipinas, parang ayos naman ang lahat. Eh, no? Pero hindi natin namamalaya na habang tayo naririto ngayon, sa ibang bansa pala, grabe ang mga pagbaha. Sa ibang bansa pala, grabe ang mga lindol. Sa ibang bansa pala, yung mga tinatawag na hailstorm, ang lalaki na ng ibinabagsak. Nung araw, kasi laki lamang ng ice cube ang hailstorm. O maliit pa kung minsan. Ay ngayon po, malaki pa sa tennis ball yung mga bumabagsak. Amen? Kaya kung makikita po natin ang mga nangyayari ngayon, tayo po ay nasa panahon ngayon ng mga extremes. Pero pansinin niyo po itong extremes na mga nangyayari at dumarating sa ating mundo ngayon, ay gradual po yung pagtaas. Ibig sabihin, pataas ng pataas ng pataas. Parang wala siyang senyales na nagpapakita na ito po'y hihina at magigipong normal. Napapansin niyo po ba ito? So, totoo po ang sinasabi talaga ng Panginoon sa Matthew 24 that this is the beginning of birth pains and more to come. So, tama po yung illustration na pinauunawa sa atin ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. Sabi ni Jesus, in the last days, ito raw po ay inilintulad ng Panginoon sa isang babae na malapit ng magsilang ng kanyang sanggol. Dahil, alam niyo po, doon sa mga babae rito na naririto ngayong umagang ito na nakaranas nitong tinutukoy na pagsisilang ng sanggol, hindi po ba malalaman nyo na? Kami po ay lalaki, so hindi namin ito alam. Amen? So, pero alam po ng mga babae na pagka po ang kirot ay nagsisimula ng magparamdam, something is about to give birth. Tama po ba? Amen? Sa mga babae, dahil ito po ay tumataas yung kirot niyan eh. At paglalapit na po doon sa pinakatalagang pagsisilang ng bata, doon po pinakamataas at pinakamasakit alin ang kirot. Pero pagkabuwanan na, hindi po ba't nagsimula ng magparamdam ang kirot, ito po ay hindi na mapigilan hanggang sa pataas ng pataas ang kirot. At kung ating titingnan yung sinasabi po ni Jesus na andun po tayo ngayon.
Kasi pataas po ng pataas ang antas ng mga bagay na nakagigimbal na nangyayari po sa ating pong daigdig. Amen? Pero ito po ay hindi pa rin maikukumpara sa tindi ng hirap na daranasin ng daigdig pag sumapit na po yung talagang itinakda ng Diyos na tinatawag na tribulation. Amen? Mas malalakas pa po ng mga pag-ulan. Mas malalakas pa po ng mga paglindol. Mas malalakas pa pong mga apoy dahil sabi ng Biblia, kung nakakakita po tayo ngayon ng mga pag-aapoy at pagkakasunog ng mga kagubatan sa Amerika, ilang ektarya po ang mga nasusunog ngayon dahil po sa mga forest fire. Pero if you would believe the book of Revelation, ang sabi ng book of Revelation, it is very clear that 1/3 of the world will be on fire. Amen. Narinig niyo po ba yun? 1/3. Amen. 1/3 po, konti na lang, 1/2 na eh. Amen. 1/3 po ng daigdig ay nasa ilalim ng apoy. Amen. At ang sabi rin, 1/3 ng karagatan sa daigdig ay magiging polluted. Amen. Magiging polluted. So there will be a destruction for the source of food in the land and in the water. At ang sabi rin ng Biblia, 1/3 ng tinatawag ng mga rivers, brooks, dahil ito ang source ng ating inumin, dito tayo kumukuha ng fresh water, ito rin daw po ay mapupollute. Ganun po katindi. Amen? Kaya nga po kagabi sa ating Bible study, ay ating pong tinukoy po na talagang very close po tayo sa rapture. Amen? Napakalapit po natin sa rapture kasi maliwanag po na itinuro ng Panginoon na ang rapture po ay yung panahon na hindi mo inaasahan na mangyayari at magaganap. At kung kayo po isusubaybay, natalakay ko po kagabi na talagang ang rapture po ay posibleng sa panahon ngayon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa panahon na kanyang pagbabalik sa Matthew 24, ang sabi niya ay kagaya ng panahon nila Noah na nagkakaroon daw po ng banquet, nagkakaroon ng marriaging, nagkakaroon daw po ng kasiyahan. Amen. And then, amen, the family of Noah entered the ark before the great flood. Amen. Kaya sabi ko nga po, sa pagtuturo kagabi, I believe that this is not in the tribulation because in the tribulation, nag-uusapan namin ito kagabi mag-asawe, imposible na sa tribulation makapagpakasal ka pa. Amen. Di ka pwedeng umarti-arti doon na may pa-wedding-wedding ka pa sa Tagaytay sa panahon ng tribulation. Hindi na sumisikat ang araw eh. Amen. Hindi na sumisikat ang araw, bumabagsak na mga bituin, may pa-wedding-wedding ka pa. Amen? Kaya maliwanag po, no? Maliwanag na ang rapture po ay hindi po sa panahon ng tribulation. Bago pumasok yan, pwedeng mamaya eh. Amen? Naniniwala ba kayo? Kasi ito yung panahon na katulad ngayon na ang tao po ay nagpipilit pa rin na magkaroon ng mga banquet, nagpipilit pa rin na magkaroon ng mga daily routine and affairs of life. Amen? Kaya nga po, pinipilit po ng mundo na bumalik sa normal eh. Nakikita niyo po, nagpipilit po ang mundo na bumalik sa normal. Sa Amerika, nagpipilit silang bumalik. Kaya gusto manood ng mga basketball game, baseball games, boxing. Gusto nilang bumalik sa normal eh. Pero ang makikita niyo po, it looks like there is no sign that we are going back to the normal things again. Amen? Pero salamat po sa Lord dahil tayo po ay may nakikitang pag-asa. Alam niyo po, ang isang problema ngayon ng mundo, many are losing their hopes today. Marami po ay nawawalan ng pag-asa dahil sa nakikita nila na takbo po ng ating pong kapaligiran. Noong isang araw, kahapon, kasama ko po ang aking biyanan, kasama ko ang aking buong pamilya, ma-share ko lang po ito. Sabi po kasi ng aking anak na panganay na si Denise, dahil sa po ay graduating, nasa graduating class po sa this semester, it's her last semester. So meron po silang thesis, nagsushoot po sila ng isang commercial. Dahil yung po yung kanyang kurso, ito po yung tungkol sa mga film at sa mga advertising, ano po yun yung kanyang kursong kinuwi. So sila'y gumagawa ngayon ng commercial. So meron silang ginawang commercial at kasama kaming mag-asawa, kami ay support team. Amen. Tagadala ng kanyang mga gamit sa kanilang venue ng shooting sa San Juan, sa may Green Hills area. Dahil yung isang kumpanya ng tinapay, gagawa nila ng ads.
So dahil nagsisimula ito, kung familiar po kayo sa mga tinapay na kagaya ng bread talk, narinig nyo ba yung mga ganyang tinapayan dyan sa mga mall? Yung medyo social na panaderia. Parang ganun po ang paniwala ko dyan eh. Ano po? So medyo upgraded version po yun ng mga kalihim. Amen. Mga Spanish bread. Amen. Medyo mas mahal eh. Ano po? So ganun po yun. Ano po? So ito yung mga social na ayaw bumili ng tinapay sa panaderia. Amen. Medyo parang gusto niyang mas upgraded ang tinapay niya kaysa sa kalihim at sa mga hopiang baboy. Amen. So anyway, so yan po yung bread talk. Medyo mas mahal siya. Oh, mas mahal, hindi medyo mas mahal. So parang ganun po itong kumpanyang ito, pero bago sila. At naisip po ng aking anak na magbanggit sa kanyang lola na meron siyang interest kung siya'y patutulungan at papaboran na gusto niya sanang mag-franchise dahil bago daw po yun sa industriya. Well, napag-usapan, sabi ng aking biyanan, ay this is not a good time for business. Hindi ito magandang panahon sa negosyo. Kasi sabi niya, pinaliwanag ng aking biyanan, and that is also what I believe, na napakahirap magbukas ngayon ng negosyo. Bakit po? Imagine, sabi ng biyanan ko, magbubukas ka ngayon ng isang negosyo, bukas makalawa, mag-a-announce ang gobyerno, ECQ. Amen. Kabubukas mo pa lang, 2 linggo, sarado. Amen. Eh sabi niya, saan mo kukunin yung pambayad mo sa renta at yung pambayad mo sa mga tauhan? So this is not good for business. Eh sabi niya, this is not the right time for investment. Hello? So yun ngayon pala ang mga nagiging mindset ng mga negosyante. Amen. Totoo po ito. Because most of the businessmen today are trying to get their money, they want to be liquid and not in investment. Kaya nga may isa akong kaibigan na sinusupplya ng misis ko po ng bigas nung nakaraan, nag-slow down. Kasi ang kanya pong hanap buhay ay contractor siya ng mga kondominium. At ang sabi niya sa ang nangyayari ngayon, nag-i-slow down ang mga kondominium ngayon. Why? Because who would buy condominiums today? Amen? Wala na po, hindi na uso ngayon yung staycation. Amen? Kasi di ba once in our lifetime, nauso yung staycation na pag hindi mo ma-afford mag-travel abroad, ang pinakadalis na iyo pong gagawin sa iyo sarili para magpahinga, mag-rent ng condo at pakinabangan yung amenities noon, makapag-swimming. Amen? Kaya nauso yan eh. Kaya marami po ang nagbili, nag-invest kasi isa po ring alternative para hindi na mag-hotel yung mga tourists. The good way and to be practical is just rent a condo for a month kaysa ikaw po ay bumayad sa hotel. Pero wala na tayong turista ngayon. Hello? Wala nang turista po tayo ngayon. So sino ba ang bibili ng condominium? Amen? Dahil halos ayaw na magpapasok ng mga bansa sa kanilang mga bakuran. Imagine mo, pupunta ka sa bansa pagdating mo rito. 14 days ka pa maka-quarantine bago ka makalabas. Amen? Pag landing mo sa airport, di ka pa uuwi. 14 days ka muna sa facilities. Eh, paano kung ang bakasyon mo, 20 days lang? Hello? 20 days lang ang binigay sa iyo ng kumpanya mong bakasyon. 14 days nasa quarantine ka. Ilang araw na lang po ang gagamitin mo para magbakasyon? Pabalik ka na ulit. Tapos ang problema, pagbalik mo doon sa babalikan mo, may 14 days din. Hindi ka na makakapagbakasyon talaga. Nakuha niyo po yun. Kaya nag-slow down po ang maraming bagay. Amen? Pero salamat po sa Diyos dahil tayo po may nakikitang malaking pag-asa. Malaki po ang pag-asa na ating natatanaw. Amen? Kaya nga po napakahalaga na ating pong lalong ipangaral ang plano po at napakaganda pong balak ng Diyos. When the world is losing hope, the church must have the message of hope. Amen? Ang simbahan po ay dapat may dalang mensahe ng pag-asa na nakikita po natin sa darating na hinaharap. So today, let us go to our Bibles. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Now, if you have your Bibles with you today, samahan niyo po ako na buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 1. Luke chapter 1, let's go to the Gospel of St. Luke chapter 1. And I'll be reading from the King James Version. At babasahin po natin ang Luke chapter 1, beginning verse 26,
all the way hanggang sa tayo po ay makarating sa talatang 33. Amen. So Luke chapter 1, beginning verse 26 to 33, let us begin reading our Bibles today. Ang sabi po sa verse 26, and in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, at the house of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee, and blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And in verse 30, the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father David. And in verse 33, And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. So the title of our message today, it's Christmas once again. Hindi po. Kasi alam nyo ito, Luke chapter 1, kadalasan kasi ito, pag Pasko na bubuksan po ito. Amen? Dahil ang tema po dito ay tungkol po sa mensahe ng pagdating ng kapanganakan ng isang tagapagligtas. Amen? But today, it's not about Christmas. I'll not be talking about Christmas kasi August pa lamang po bukas. Amen? So, ang Christmas po ay medyo malayo-layo pa. Amen? Pero ako po ay hindi mangangako na hindi natin babalikan ito dahil habang lumalapit ang Basko, ating puntyak na madaraanan yan. Amen? But the subject of our message this morning is about the coming millennial reign of Jesus. Amen? So ano po ang ating pag-uusapan ngayong pong umagang ito? Ang parating na 1,000 taon na paghahari po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ito po ang mensahe na ating pag-uusapan at pag-aaralan na ating pong paghuhugutan ng napakaganda pong pag-asa sa darating po na kinabukasan. So tayo po'y manalangin, let us bow our heads and let us now begin to pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito at muli kaming binigyan mo ng another opportunity na makapakinig ng iyong mga salita. Holy Spirit, we declare that you are the greatest and the best teacher of the church. Gamitin mo lamang po akong daluyan, ang aking tinig ay instrumento upang ang iyong salita ay mai-communicate mo at maihatid mo sa iyong mga minamahal na anak. Kaya ngayong umagang ito, kami umaasa na kami ay makakasumpong muli ng mga revelation and truths, Panginoon, coming from your words. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So purihin po ang Panginoon. So sa Luke chapter 1, kung ating pong papansinin at ating titingnan yung nilalaman po ng ating teksto na ating binasa, ngayong umaga pong ito ng Sabado, mapapansin po natin na ito po'y nangyari at naganap nung araw na inaanunsyo po ng anghel na ang pangalan ay si Gabriel, ang balita sa isang babae na napili ng langit na ang pangalan ay Maria, na siya po ay napili ng Diyos na magipong carrier, magipong vessel, maging daluyan, maging gamit sa pagdating po ng tagapagligtas. Kaya nga kung ating mapapansin, dito po sa tagpong ito ng Luke chapter 1, sa bahagi ng 31, binanggit po rito ng angel yung ganitong mga salita. Balikan po natin sa Luke chapter 1 verses 31, ano po ang sabi rito ni Angel Gabriel kay Mary? Ang sabi niya sa verse 31, And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son,
and shall call his name Jesus. So sabi po ng angel kay Mary ay magkakaroon ka ng dadalhing bata sa loob ng iyong sinapupunan. Amen? At itong batang ito na iyong dadalhin sa iyong sinapupunan, ang sabi po ng anghel na ang pangalan ay Gabriel, ang pangalan niya ay tatawagin siya at makikilala sa pangalang Jesus. So maliwanag po na hindi po si Joseph ang nagbigay at pumili ng pangalan kay Jesus. Ito po'y di pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng mag-asawa. Dahil ako po'y naniniwala noon man at ngayon, ang mag-asawa po ang pumipili ng pangalan sa kanilang anak. Meron ba kayong nabalitaan na mag-asawa ng nagdalang tao at nagbuntis, yung kapitbahay ang pumili ng pangalan? Hello? Ang sabi doon sa mag-asawa, ang pangalan niyan ganito. Sabi ng mag-asawa, itong pangalan gusto namin. Hindi, ito ang dapat na pangalan niyan. Pero hindi po normal na maging ang pangalan ng sanggol ay hindi po manggagaling sa kanyang ina o sa kanyang ama. Kaya rin po'y makikita natin na meron pong mensahe kaagad na ipinararating din ng langit, that the baby in the womb of Mary was not really theirs but God's. Hindi po talaga kay Maria yung sanggol at kay Jose, kundi ito po ay literal na pag-aari ng Diyos, dahil ang Diyos mismo ang nagdidesisyon sa kapakanan ng bata na dadalhin ni Maria sa kanyang sinapupunan. Kaya sabi po ng anghel na Gabriel, tatawagin siyang Jesus. Pero pagdating po sa kasunod na talata, mga kapatid, dito po mag-i-evolve ang mensahe ngayong umagang ito. Dahil bukod po sa sinabi po ni Angel Gabriel kay Mary ang magiging pangalan ng bata na kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan, sinabi rin po ng anghel kay Maria ang tinatawag na prophetic destiny ng sanggol na kanya pong dinadala. Amen. Sinabi rin po ni Angel Gabriel kung ano ang magiging kinabukasan ng bata. Naniniwala ba kayo na ganyan po talaga ang Diyos? Na hindi pa man tayo nabubuo, alam na ng Diyos ang balak niya sa bawat isa sa atin. Kung maalala niyo po ang isang bahagi ng scripture, sa panahon po ng isang lalaki sa lumang tipan na ang pangalan ay Jeremiah, minsan pong nabanggit yan ng Diyos sa lalaking si Jeremias. Ano po ang sabi ng Diyos kay Jeremiah sa Jeremiah chapter 1? Ang sabi niya kay Jeremiah, Jeremiah, before your mother and father formed you in the belly, I already knew thee. Amen? So ibig po sabihin, bago pa raw po mabuo ang lalaking si Jeremiah sa sinapupunan ng kanyang ina, God made it clear na kilala na kita. Kaya doon po natin makikita kung gaano po ka-amazing ang Diyos. In God, the word accident is not in His vocabulary. Neither the word coincident. Hindi po applicable sa Diyos na nagkataon lamang, aksidente lamang, at maging yung salitang nagulat ako sa nangyari. Dahil ang ating pong Diyos is an all-knowing God. He knows the beginning up to the end. Alam po niya ang simula hanggang sa wakas. Kaya bago pa po magsimula ang ating buhay, alam na niya ang ating dulo. Amen? Kaya nga po napakaganda ng Biblia, dahil bago pa po masira ang daigdig, sinabi na ng Diyos dahil nakita na niya ang mangyayari sa dulo. Kaya nasa atin po ngayon ang tinatawag na pagkakataon kung tayo'y maniniwala sa kanyang sinasabi. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Jeremiah, from the womb of your mother I already knew thee. Pero hindi lamang po yun ang amazing na sinabi ng Diyos kay Jeremiah, He also said the prophetic destiny of the man. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, I ordained thee as a prophet. Amen? So meaning to say, from the womb, the calling was already there. Amen? So yung gamit, yung balak ng Diyos sa buhay ni Jeremias, naroon na. Kaya nga po, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng daigdig, I will give you a piece of advice, my fellow brothers and sisters. Your calling from God has already been declared and it is up to you to find out what it is. Amen. Hindi po ginagawa pa lang ng Diyos ang tawag sa iyong buhay. Before you were born, you already possess the calling. But it is your job to find out what it is. Hello? Trabaho mo po ngayon na hanapin at alamin
what is the purpose why God made you alive and keeping you alive this far. Dahil tandaan niyo po ito, mga kapatid, you will never be satisfied in life until you find your purpose. Hello? Uulitin ko, I'll say it again. You will never reach your satisfaction in life until you find out your purpose. Amen? Hindi ka po magkakaroon ng lubusang kasiyahan sa buhay mo hanggat hindi mo nalalaman kung bakit ka nilikha ng Diyos. Because the moment you find out why God made you alive this far and why He is keeping you alive, dun ka lamang po magkakaroon ng tinatawag na sense of fulfillment. Amen? Marami pong tao na dumating sa ibabaw ng lupa na matay na malungkot because they never did their destiny. Hindi po nila nagawa ang rason at dahilan kung bakit po sila'y buhay. Kaya nga po, ako po ay humahabol sa inyo ngayong umagang ito na huwag na po tayong sumama pa sa bilang na mga nasa libingan na karamihan doon ay ating mahal sa buhay na nabuhay at namatay pero hindi nila nalaman kung bakit po sila'y binuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil pag nalaman mo po ang dahilan, kaya minsan hindi mo po maipaliwanag yung mga nararamdaman, di ba? May mga tao na, bakit ka nagtsatsaga sa isang mahirap na lugar na pinakakain mo, inaalagaan mo ang mga bata, ang mga matatanda? At magugulat ka kung minsan sa kanilang mga salita, I find this thing very fulfilling and I found happiness in doing these things. Pero pag inisip mo yan, sasabihin mo, diyan ka masaya? Ang mag-alaga ng mga bata na iniwan ng mga magulang, KJ ka talaga, mas masaya sa Maynila. Hello? Pero kaya hindi mo ito maintindihan because you don't know your purpose yet. But once you understand your purpose, you will be content on what you are doing. Hello? Makukontento ka. At dun po may iwasan ang tinatawag na competition. Because when you find out your purpose, you will realize and find out there's nothing and nobody to compete against. Hello? Wala ka pong iku-compete, wala ka pong iku-kompetensya because you know that your God-given purpose is specifically and especially made for you. I like to put it in this term. That is a tailor-made from God. Meaning to say, tailor-made, yan ay itinahi sa inang Diyos that only you can fit into that dress. Hello? Amen? Ikaw lamang po ang makapagsusuot niyan. Bakit po? Because that is a tailored-made purpose from God. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga po, mapapansin natin, going back to Luke chapter 1, it was repeated in the life of Jesus what happened to the life of Jeremiah. Dahil nung isisilang po si Jesus, ang sabi po sa verse 32, the angel said his prophetic destiny. Now, this is why I believe that each single child of God in this room has a prophetic destiny from God. Amen? Pero uulitin ko, it is your task and duty to find out. Amen? Ikaw po ang magtutuklas ng prophetic destiny na inilagay po sa iyo ng Diyos. How? By seeking His will in your life. Now, ang sabi po sa verse 32, He shall be great. Ano raw po ang prophetic future ni Jesus when He comes? He will be great. And not only Jesus will be great. Ang sabi po sa verse 32, He shall be called the Son of the Highest. And the Lord shall give unto Him the throne of His father David. Ibibigay daw po ng Diyos kay Jesus ang trono ng kanyang ama na ang pangalan ay si David. And once God had given Jesus the throne of David, ano po ang sabi ng angel sa verse 33? And when He has the throne, sabi ng verse 33, He shall reign over the house of Jacob, that's Israel,
For how many days? For 1 month? 1 year? 10 years? No, the Bible said, that sabi ng verse 33, Jesus has a prophetic destiny that He will reign over the house of Jacob, which pertain to the nation of Israel, sabi po ng ating Biblia, forever. Amen. And His kingdom, there shall be no end. Right. Now watch this. Pag binasa niyo po yung prophecy na sinabi po ng angel kay Jesus, ilan lang po dito ang natupan? Let's do a checklist. Sabi po ng verse 32, He shall be great. Well, I don't know about that, kung talagang nangyari po yung fullness that Jesus will be great. Because when He was here, He was not. Dahil sa pananaw po ng mga Hudyo, He is a cult. Hello? Sa panahon ng mga kababayan niyang Israelita, ang tingin sa kanya ng marami sa kanila, kulto si Jesus. Kaya sabi ko po sa inyo, I don't know about that. I'm not really sure. Yung sinabi ba ng angel kay Jesus, He will be great, really did happen, yung fullness sa buhay po ni Jesus when He came to the world. Because the way I look at it, pag pinag-aralan niyo po ang buhay ni Jesus, yes, people love Him, but many hated Him. Marami po nagmahal kay Jesus. We don't have to debate. Amen? Pero alam niyo rin po ba na marami rin po ang galit kay Jesus? Kaya nga po natuluyan siyang maipako sa krus eh. Bakit po? Dahil overwhelming po yung crowds that shouted, "Crucify Him." So was He great when He was here on earth? I don't think so. Amen? Parang hindi po ata nangyari that He was great because He was hated. Now let's move on. Now ang sabi po dito sa verse 32, "It shall be called the Son of the Highest." Now, I believe He was, pero marami din po ay nagdi-disagree that He is. Kaya nga po galit sa Kanya ang mga religious Jewish people noong panahon, because they hated Him for claiming that He is the Son of God. Tama po ba? Nakukuha po ba natin yon? Kaya nga po, marami po ay galit sa Kanya. Sabi nila, there was one incident actually in the Gospel. Ang sabi ni Jesus, "For which of the things that I did are you going to stone me? Are you gonna stone me because I did something good?" Kasi nagpagaling siya. Sabi niya, saan bagay ninyo ako babatuhin? Dahil ba gumawa ako ng mabuti, kaya ako ninyo ibabatuhin. Ano sabi ng mga Pariseo? "Doon sa iyong ginawang mabuti, we are not stoning you. But for you claiming that you are the Son of God, that is the purpose why we will be stoning you." Amen? Sabi, you are blaspheming. Kaya nga, kung ating papansinin, nasabi, He will be called the Son of the Highest. Well, did all the people celebrate Jesus as the Son of the Highest? I doubt so. Because there are only few disciples that believe that He was the Son of the Highest. Right? Now let's move on. Verse 32. Ano po sabi ng verse 32? "And the Lord shall give Him the throne of His father David." Now, this is political. Dahil when you talk about the throne of David, that is becoming an earthly king. Amen? Politika po ito. Now, is there any moment in time in the life of Jesus that He became king of the Jews? The only time that He became the king of the Jews when He was on the cross. Dahil nilagyan po yung kanyang cross na nakalagay, "Inri, king of the Jews." But He was never really celebrated as a king, kaya po nilagyan ng Romans ng king of the Jews yung cross. The intention is not to pay honor for Him being a king, but to mock Him. Hello? Para po siya ay tuyain, para po siya ay babastusin, para po siya ay asarin. That's the intention. Kaya din po siya nilagyan ng koronang tinik. Amen? He received a crown
but not a usual crown a king received, because a usual crown that a king would receive is made out of a piece of metal which is very precious like gold. Hello? Amen? Kaya ang hari pwede lalagyan ng corona, pero ito'y gawa sa ginto. But Jesus is the only king who received a crown but made out of thorns. Ewan ko kung may papayag sa inyo na kayo kukoronahan, we are celebrating you as a king, but we will crown you with thorns. Hello? At nung isinalpak pa sa ulo ni Jesus yung may puwersa, hindi basta ipinatong. Isinalpak. Kaya ang bawat tusok nun, pumasok sa mga buto sa ulo ni Jesus. Imagine the pain that he felt during the time that the crown was put on his head. Amen? So kaya nga po, hindi po niya naranasan na maging political leader or king who will lead the nation of Israel, right? And then the next words, ang sabi po rito, he shall reign. Ibig sabihin, he will rule over the whole house of Jacob. That's the whole nation of Israel. The same thing with the throne of his father. So Jacob is being represented by the nation of Israel. So, siya po ba'y tinanggap ng bayan ng Israel? In fact, if you know your Bibles, John chapter 1 started with these words, he came to his own, but his own received him not. Amen? Ano po ang sabi ng John chapter 1? Dumating siya at pumaroon sa kanyang sariling bayan. Pero ano po ang nag-iipong pagtanggap sa kanya? They did not receive him. They never celebrate Jesus. Amen? And ang sabi, lalong mas grabe po yung huli. And of his kingdom, there shall be no end. At yun daw pong kaharian na ito ng Panginoon na uupo siya sa trono ni David at mamumuno siya sa bayan ng Israel, wala daw katapusan. As far as I know my Bible, when he was 33 years old, he was crucified and died. And after 3 days, he rose again, and a few more days, he get back to heaven. How can this be forever? Hello? So what I'm trying to say is this. The prophetic words that the angel Gabriel looks like, it's a false prophecy. Right? This is false prophecy. Because what the angel... Lalabas po na si Gabriel, bulaang propeta. Amen? Di ba? One time I made a study sa ating Bible study, how to detect a false prophet. So easy. If he says something and it did not happen, then that man is a false prophet. Amen? Pag siya'y nagsabi ng isang bagay, and he is certifying what he said, that it is coming from God. Sabi, thus saith the Lord, ganito mangyayari sa iyo. After 3 days, yayaman ka. After 3 days, ganito mangyayari. And the 3 days had come and nothing happened to you, then that man is a false prophet. Dahil yun po ang sinabi ng book of Deuteronomy. There's a reason, there's a point, how can you know a false prophet in your midst? If he says something and use the name of God and it never come to pass, that guy is a false prophet. Hello? Nakukuha po ba natin yon? So lumalabas po na hindi po nangyari ang kahit isang sinabi nitong si Angel Gabriel. So, are you telling me that Angel was a false messenger? It did not happen. Tama? Wala po akong nakita na nangyari ni isa doon sa sinabi po ni Angel Gabriel na mangyayari kay Jesus. Right? You know why? That is why there is a need for a millennial reign to fulfill the prophecy. Now, what is the millennial reign? Atin pong pag-uusapan yan ngayong umagang ito. In Revelation chapter 20, I will get you to be introduced first in this term, millennial reign. Sa book of Revelation chapter 20, oh, somebody will be blessed today. May mga mapapagpala ngayong umagang ito. You know why? Remember, nasabi ng Revelation chapter 1, blessed are the people who read this book. Amen? And right now, tayo po ibabasa sa book of Revelation. Kaya sabi mo sa iyong katabi, I'm gonna be blessed today. Amen?
Mapapagpala ako ngayong araw na ito dahil yun po ang pangako ng Revelations 1 na pag ikaw ay nagbasa at nakinig ka rito sa book na ito ng Revelation, God is going to bless you. Amen? So now let's go to the book, Revelations 20. Kaya dapat mahal nyo ang book of Revelation. Yung iba sa inyo, takot na binabasa ito. Amen? Pero ang katotohanan, the more you read on this book, the more you are blessed. Amen? So Revelation chapter 20, let's go to verse 2. Ang sabi po rito ng Panginoong Jesus, this is the revelation of Jesus that was given to John and to the church. Now ang sabi po sa verse 2, Revelation 20, he sees the dragon, this is what Jesus saw in the coming days, that Jesus will seize the dragon, that is Satan, the old serpent, who is the devil, Satan, his name, and bound him in chains for 1,000 years. So what did Jesus saw? Jesus saw that there is a coming years, there's a coming day that Satan will be bound and will be put into chain. That's good news, tama? Dahil alam niyo po ang problema rito sa daigdig na ito, the root cause of the problem is Satan. Now imagine a world without Satan. Na-imagine niyo po ba ang daigdig na walang demonyo? Oh, life is good. Amen? Life is good without the devil. Pero bakit po napakasama ng buhay sa daigdig? Because of Satan. Sabi nung iba, hindi pastor, dahil sa asawa ko. Oh, I believe somewhere, somehow it's true. Amen? Pero the fact and the truth is this, the life is good, sa buhay po ito sa daigdig, if the devil were not around. Amen? Kaya nga po, imagine niyo po ang buhay nila, Adan at ni Eva nung panahon na hindi pa po nagmamanifest ang presence ni Satan, but Satan is there, but his influence was not yet imposed. Amen? Hindi mo pwede sabihin kay Adan at kay Eva, do you wanna die? Gusto mo na bang mamatay at matapos ang buhay? Yung iba po kasi gusto na nila mamatay. Bakit? Sa sobrang daming problema. Pero sa panahon po nila Adan, death was not in their vocabulary. Why? Because they're enjoying a good life. But not until they accepted the influence of Satan, then life now becomes miserable. Hello? So sino po ang dahilan ng misery ng buhay ng tao? It's not your mother, it's not your father, it's not either your husband or your wife, but it is always Satan. Kaya nga, sabi po ni Pablo sa sulat niya sa Epeso, he is reminding the church that we are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, rulers, and wickedness. Amen? So sino po ang kalaban natin? Hindi po yung ating anak, hindi po yung ating asawa, hindi po yung ating mga kapwa-tao, but it is Satan who is influencing them that makes them evil. Kaya sabi po dito sa verse 2, Revelation 20, there is a coming day. Glory to God, that Satan will be bound in chains. Ilang taon daw po na mababound in chains itong si Satan? It is very clear na sinasabi po sa atin ng Biblia that he will be bound in chains for 1,000 years. So 1,000 taon. 1,000 taon na si Satan po ay igagapo, saan po siya dadalhin? Ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 3, the angel throw him into the bottomless pit, that is hell, which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the 1,000 years were finished. Amen? So 1,000 taon po si Satan ilalak sa ilalim ng impyerno? 1,000 taon. So finally, the world will experience a world without deception. For how many years? For 1,000 years. 1,000 taon. Amen? Now, yun po yung tinutukoy ng Biblia na millennial reign. Amen? Kailan po mangyayari ang millennial reign na ito? Pagdating po ng Panginoon sa tinatawag na second coming. Amen? So what is the purpose of the second coming of Jesus? To put His reign on the throne. Amen? So yun po ang layunin
At isa sa dahilan kung bakit po babalik sa pangalawang pagkakataon si Jesus upang siya po ay maghari dito po sa ibabaw ng lupa. Now, samahan niyo po ako sandali sa Book of Genesis dahil makikita po natin dito, mga kapatid, kung bakit po kailangang mangyari po at dumating ang tinatawag na millennial reign of Jesus Christ. Why this should happen? Bakit po ito'y kailangan mangyari? Tingnan po natin. So, isa lamang pong example yung nakita natin sa Luke chapter 1 na sinabi po ng angel sa prophetic destiny ni Jesus, but it never happened really. Amen? Pero pagka pinag-asapan natin at pinag-aralan ng Biblia, makikita natin that all of these things will be fulfilled in the millennial reign of Jesus. Amen. Pero hindi pala ibig sabihin na hindi nangyari kay Jesus ito doon sa kanyang 33 years of existence here on earth. Hindi po ibig sabihin ay sumablay si Gabriel. Kasi meron pala itong part 2. Hello? That is why there is a need. There is a necessity for the second coming. Now, I hope now you're understanding why Jesus need to come back. Amen? To finish and to fulfill what had been prophesied and said to him. Amen? So, the purpose of the second coming, basically, if you're understanding it now, it's not for us, but it's for Jesus. So, bakit babalik si Jesus? Para po sa kanya. So that he will experience everything that was promised to him. Amen. Pero ang ganda po sa pagbabalik ni Jesus, dahil kaya siya babalik upang kanyang maranasan yung ipinangako sa kanya ng kanyang ama, pero napakaganda kay Jesus. He wants to share this blessing from heaven to the church. Glory Amen. To God. Gusto po niyang i-share ang pagpapalang ito. Alam niyo po, Jesus was not selfish. He wants to share everything that God promised to him, to his precious sons and daughters to reign with him throughout eternity. Glory to God. Kaya doon mo po makikita kung gaano ka ganda ang puso ni Jesus. Pwedeng sana lamang ang bumalik. Pero gusto niyang i-celebrate ang tagumpay na ito kasama ang body of Christ. Glory to God. Amen. Kaya ikaw ay pinadadalhan niya ngayon ng invitation because he is inviting you for this great celebration that is about to come. Amen. Pero marami po dinideny yung invitation. Ayoko, ayoko. KJ yung iba, ayaw nila maki-celebrate. Pero hindi ka lang, ang maganda po rito, you would not be only celebrating, but you will also be sharing. Magiging kang kabahagi doon sa tinatawag na mana at pagpapala na makakamtan po ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Nakikita niyo na po ngayon yung big picture? Bakit po babalik si Jesus? Amen? Nauunawaan niyo na what is the purpose? Alam niyo nung araw, hindi ko alam eh, bakit po babalik si Jesus? The only thing I knew kaya babalik si Jesus is to destroy the world. Kaya ako noon, doom and gloom preacher. Anong doom and gloom? Ayan, wala, oh, magsisi na kayo, magugunaw na ang mundo. Babalik na si Jesus. But if you understand the whole thing, the good plan of God, hindi po yung doom and gloom ang plinano ng Diyos. But the reason why Jesus is coming back to receive what he deserved to receive, because he was promised. Pinangakuan po siya. Pero ang maganda po rito, gusto niyang i-share yung tagumpay kasama ang kanyang mga anak. Alright. Hallelujah. So puntahan po natin sa Old Testament. Did I say the book of Genesis? Did I give you the book? Amen. Go to the book of Genesis, Old Testament, Genesis 12. Let's go there. Now, sa Biblia, if you are a Bible student, mahalaga po sa Biblia yung mga tinatawag na covenants. Because the God that we serve is a God of covenant, by the way. Ibig po sabihin nung the God of covenant, he doesn't do things without giving promise. Yan po ang ating Diyos. So very vital na maintindihan nyo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Aside from He's a God of love, God of mercy, God of grace, He is also a God of covenant. Amen? Ang Diyos po yung Diyos ng tipan. Because He never does things without saying a word. Hindi po siya gagawa ng kahit anong bagay pag hindi po niya sinabi. And when He said it, ito po maganda sa Diyos,
He is always bound to fulfill it. Dahil ang sabi ng isang bahagi, ito yung Psalm 79, sabi po ng Psalm 79 that He is a God that doesn't alter nor cut the words that is gone out from His mouth. Ibig po sabihin siya, ang Diyos na hindi po sumisira sa mga salita na lumabas sa kanyang labi. Ibig sabihin, pag sinabi niya, He will do it. Amen? So positive and negative, if He said it, He will do it. If He said He will bless you, He will do it. But if He said He will punish you, He will do it as well. Kaya nga, if you believe in the positive, believe also in the negative. Yung iba kasi gusto lang paniwalaan yung positive. O sabi ng Diyos, kami pagpapalain, that's good, believe. Pero paniwalaan mo rin naman kapatid, pag sinabi ka niyang itutuwid, tutuwid ka talaga ng Diyos. Tama? Nakukuha po ba natin yun? Amen. Kaya nga, alam ni David, dahil kilala ni David ang Diyos. Kaya maganda ang relasyon. Kaya nga sabi ng Biblia, David is my friend. Hello? Nakukuha po ba natin? Kasi kilala ni David ang Diyos eh. One time, nagkamali po si David, if you know the story of David in his life. Maraming pagkakamali si David, by the way, but this is one of the things. Sinensus niya ang kanyang mga tauhan. Binilang niya. Amen? So binilang niya. Ayaw ng Diyos nun eh. Bakit pinagbabawalan ng Diyos si David na bilangin ang kanyang army? So that he would not build his confidence in the arms of the flesh. Hello? Dahil tandaan niyo po, if you build your confidence in the arms of the flesh, that is equivalent to idolatry. Did you hear me? Pag ikaw po ay nag-develop ng tiwala sa lakas at kamay ng tao, sa tao muna ipinagkatiwala ang iyong kinabukasan, you are not seeing it, but you are falling into idolatry. Kaya mahirap yung, andyan naman si nanay. Naandyan naman si tatay. Hanggat naririyan si boss, ayos tayo. Now, you are developing confidence in the flesh. Now, it doesn't matter. Now, hindi po problema if you are not a child of God. Pero ibang usapan kasi kung anak ka ng Diyos. Kung ikaw po'y unbeliever, it's okay, but it's not. Amen? Pero kung hindi ka anak ng Diyos, normal na may tiwala ka sa tao. Na pinagkakatiwala mo ang bukas mo sa tao. But if you are a child of God, it's not normal. Dahil ang iyong kinabukasan ay wala sa kamay ng Diyos. Ay wala sa kamay ng tao, kundi nasa kamay ng Diyos. Amen? Kaya nga po, salamat sa ating mga magulang. Salamat sa ating boss. Salamat sa ating trabaho. But they are not the one I put my trust on. Dahil ang tiwala ko pa rin ay sa Diyos. Kaya kung mawala man itong trabaho, mawala man si nanay at si tatay, praise God, I will still continue to live. Because my God is my source. Ang Diyos ang bumubuhay sa akin. Kaya marami pong tao, they were devastated pag bigla po nagbago ang takbo ng panahon. When the father is gone, when the mother is gone, the husband is gone, para po silang binalian ng pakpak. Because they put their confidence in the arms of the flesh. Pero ano po ang tinuturo ng Diyos? Your confidence must be in the arms of God. Amen? Kaya nga sabi, be strong in the Lord and in the power of His might. Saan daw po tayo dapat nagpapakalakas? Sa kapangyarihang bisig ng Diyos, sa mga pangyarihang bisig ng Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo po, pag sa Diyos ka nagpapakalakas, kahit mag-lockdown, nasusurvive mo. Kahit po nagkakaroon ng mga ganitong isang taon na COVID, ikaw ay nakatindig pa rin. Why? Because you do not put your confidence in the arms of the flesh, but you know that your God can take care of you. Alay ko po naalala, kaya hindi po ako natetreaten sa pag, oh, magsasara ang simbahan, magsasara ang ganito. I always remember Elijah. Na nung si Elijah po'y dinala sa panahon ng tagtuyo, God provided the brook and He even commissioned a raven to bring the food to Elijah's table. Kaya ako po'y naniniwala that the same God is the same God that we serve today. Kaya kung kailangan ulit-ulitin ng Diyos na maging ang uwak ay magdala ng pagkain, ng steak sa loob ng inyong tahanan, be it done according to your words, Lord. Amen? Dahil tapat po ang ating Panginoon. Kaya ako natutuwa, may mga uwak doon sa amin, Panginoon. Let me experience this.
Amen. Kasi yung isa naming kapitbahay, hindi na tinitirhan. Tinirhan na ng mga uwak. Ang sabi nung kapitbahay ko, alam mo, malas yan. Hindi ko na lang po pinatulan, pero sabi ko, alam mo, may gamit yan. Hello? Isang araw, may dala yung pera papunta sa bahay namin. Hello? Amen? Eh, minsan punta lang punta sa amin yan eh. Dalawa yun, yung uwak na yun. Sabi nga yung misis ko, minsan bugawin mo, ayoko. Baka hindi na bumalik eh. Amen? Nakukuha po ba natin? Eh, hallelujah. Amen? Now, God is a God of covenant. Amen? God is a God of promise. Kaya yan po ang isa sa nature ng ating Panginoon. And that's what you need to understand. Now, in the Old Testament, pinakilala po ng Diyos that He is a God of covenant. Kaya nga po sa lumang tipan, amen, meron pong tatlong major covenant. Amen? So, pakinggan nyo po ito. This is important. Tatlo po ang covenant na major na nariyan sa Biblia. Sa lumang tipan. What I mean? In the Old Testament. Number one, the Abrahamic covenant. Number two, the Palestinian covenant. And number three, is the Davidic covenant. Amen? Tatlo po ha. Tatlong major covenant sa lumang tipan na ibinigay po ng Diyos sa bayan ng Israel. Ano-ano po yon? Abrahamic covenant, Palestinian covenant, and the Davidic covenant. Now, tingnan po natin yung Abrahamic covenant. Tingnan po natin. Let's go there. Genesis 12, let's go to Genesis 12, verse 1. Now, ang sabi po sa Genesis 12, the Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, your father's family, and go to the land that I will show you. So, ano po ang ginagawa ng Diyos kay Abram dito? Nagpakilala ang Diyos. Pinahaalis si Abraham sa kanyang bayan. Pinahihiwalay siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Why? Dahil ang sabi ng Diyos sa verse 2, and I will make you, Abraham, into a great nation. And I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. And I will bless those who bless you, in verse 3, and curse those who treat you with contempt. And all the families of the earth will be blessed through you. Alright, tingnan po natin ito. Abrahamic covenant. Ang sabi ng Lord, you will become a great nation. Well, Abraham became a nation. But great nation, I don't know about it. Kasi hindi po sila naging empire. Kung ikukumpara po ang Israel sa nagipong kalagayan at prestige ng Rome, ng Greece, amen? All these empires that came into this planet, hindi po umabot doon ang Israel. Nakukuha po ba natin? Now, what is my point? This is now God speaking directly to Abraham and making a promise. Pero natapos na po si Abraham. Ni hindi ni Abraham nasilaya na siya po'y naging bansa. Tama po ba? He died. He did not see that he will be a nation. Now tell me now, did God lied to Abraham? Nagsinungaling ba ang Diyos kay Abraham? Or, this is the worst thing that I will say, did God become a false prophet to Abraham? Amen? Kasi hindi po nangyari yung sinabi ng Diyos kay Abraham, so parang babagsak ang Diyos sa tinatawag na false prophet. Tama po ba yun? Pero alam niyo po ba, na dito nga po papasok ang connection ng millennial kingdom. Why? Because most of the covenants that God said to the Jewish race is about to be fulfilled in the millennial kingdom. Dahil sa millennial kingdom, Israel will be a great nation because Jesus will take His office in Jerusalem. Kaya the main government in the millennial kingdom will be controlled by the nation of Israel because the King of Kings and the Lords of Lords, yung White House po, dun po mangyayari sa Jerusalem. Hello? Kaya nga po, yung Abrahamic covenant, this will be
fulfilled saan? Sa millennial kingdom. Now, what about the Palestinian covenant? Sa kanino naman pong generation itong Palestinian covenant? Whose generation is this? Na nakipagtipan at nangako po ang Diyos. This time, this is the time of Moses. Sa panahon po ni Moses ngayon, itong bagay na ito nangyari. Sa Deuteronomy chapter 30, tingnan po natin sa verses 1 to 10, medyo may kahabaan, pero ating pong basahin. Ano po ang sabi ng Lord sa Palestinian covenant na sinabi po niya sa bayan ng Israel sa panahon ni Moses? Let's read verse 1. In the future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, when you are living among the nations to which the Lord your God has exiled you, take to heart all these instructions. If all the time you and your children return to the Lord your God, you obey with all your heart and all your souls and all the commands I have given you today, then ang sabi, the Lord will restore your fortunes, He will have mercy on you and gather you back from all the nation where he has scattered you. Even though you are banished to the ends of the earth, ito po yung tinatawag na diaspora. Amen. So this part happened dahil sinasabi pa lang po, amazing po ang Lord. Kung makikita nyo po, as early as the book of Deuteronomy, sinasabi na po ng Diyos ang future ng Israel that there is a time in your life that you will be scattered among the nation. Kaya ito po yung sinasabi ng mga scholars, the Jewish diaspora, sila po yung nangalat. They went from every four corners of the world. Kaya nga, not until 1948, there is no such thing as the nation of Israel. Amen? Wala pong kilalang bansa o lahi na kung tawagin ay Israel dahil 1948 below, 47, 46 onwards, pabalik, nakakalat po ang mga Hudyo. Amen? Wala po silang sariling lupain. Pero amazingly, makikita po natin sa book of Deuteronomy pa lamang, sinabi na po ng Diyos ang kanilang future. Amen? That something will happen to you. Pero sabi niya, though it will happen, but I will bring you back again. Pero ibabalik ko po ulit kayo saan? Sa inyong lupain. Now, ang sabi sa verse 5, Deuteronomy 30 verse 5, the Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors, and you will possess the land again, and He will make you even more prosperous and numerous than your ancestor. Now, this happened. Dahil nabalik po ang bayan ng Israel ngayon sa kanilang lupain, at mas mayaman po sila kaysa sa mga nauna nilang mga ninuno. Now, in verse 6, the Lord your God will change your heart and the hearts of all your descendants so that you will love Him in all your heart. Now, in verse 6, this is not yet happening. Hello? Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, babaguhin daw niya ang puso nila. At ano po ang sabi? Iibigin ninyo ng inyong buong puso at kaluluwa. Ang sabi, so that you will love Him, you will love the Lord with all your heart and soul, so that you may live. So if you go to the nation of Israel today, they don't love Jesus there. Hindi po nila kinikilala doon sino si Jesus. At karamihan po ng Hudyo ngayon, they don't know about anything about God. That's the saddest part. May mga religious Jewish, pero meron na rin po ngayon mga secular Jew that they don't even do the Sabbath thing. They don't even go to the tabernacle for worship. Marami po doon secular na rin na mga Israelita that they don't want to do the things about God. So parang hindi sumablay po rito ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos pag naroon na kayo sa lupain na yon, babaguhin ko ang alin? Ang inyong puso. Amen? Nakukuha po ba natin? Now in verse 7, the Lord your God will inflict all these curses on your enemies and all those who hate you and persecute you. Then you will again obey the Lord. Amen? And keep all His commandments that I am giving you today. Now, with all of these things na sinabi po ng Diyos, mapansin natin na hindi pa po nangyayari yung bahaging yun. Pero darating po yung panahon that the entire nation of Israel will bow to their knees and receive Jesus in their lives. Kailan po mangyayari yon? Sa millennial reign. Because at the end of the tribulation,
when Jesus comes, the whole nation of the Jew will believe and receive Jesus. Nakukuha po ba natin yun? Kaya pagpasok ng millennial, their hearts are totally changed. Amen. Another covenant is the Davidic covenant. Kanino yung pumpanaw? Siyempre, narinig niyo yung word Davidic. So this came in the generation and time nino? Ni David. Now in 2 Samuel, tingnan po natin. I will end on this. I will continue our subject about the millennial kingdom next week. Amen? So dito po tayo magtatapos sa umagang ito. 2 Samuel 7, let's go there. Sa book of 2 Samuel 7, chapter 10, tingnan po natin. Ang sabi po dito sa chapter 10 ng 2 Samuel chapter 7, God said, "And I will provide a homeland for my people Israel, planting them in a secure place where they will not be disturbed." Amen? Ano raw po sabi, bibigyan daw po ng bayan ang Israel na hindi na po sila madidisturb. Ibig sabihin, wala nang babagabag sa kanila, wala nang maggugulo sa kanila. Well, is this thing happening now? No. Bakit po? Eh, tingnan mo ang Israel ngayon, daming kaaway. Amen? Alam nyo nga po, sabi nila nung una, New York is the city that never sleeps. Alam nyo po, hindi natutuo yan ngayon eh. Jerusalem is the city that never sleeps. Dahil hindi po ngayon pwedeng matulog ang Israel dahil pag sila'y naidlip, bubombahin sila. Hello? Because their enemy is not only outside their country, but there are also enemies within. Amen? Dahil yung mga Hezbollah nasa loob po ng kanilang teritoryo. Yung mga Hamas na andyan din sa kanilang teritoryo. Amen? Kaya nga po, ang sabi rito, they will have a land that they will not be disturbed. Do you think they are not disturbed today? Amen? Kaya nga po, hindi matulog yung kanilang mga tinatawag na Iron Dome. Yung nagbabantay ng kanilang kalawakan para po pag may lumipad na missile, ito po ay mag-i-intercept at sasalubong. So ngayon, does it mean that God failed to do His promise to this nation? No. Dahil meron pong parating na millennial reign, and that is the time and the moment that God is about to fulfill what He said to this nation. Kaya sabi po rito, "And I will provide a homeland for my people Israel, and I will plant them in a secure place that they will never be disturbed, and evil nations won't oppress them as they have done in the past. Starting from the time I appointed judges to rule my people Israel, and I will give you rest from all your enemies," sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng rest sa lahat ng inyong kaaway. Ibig sabihin, wala nang gegera sa inyo. Eh ngayon, may nang gegera pa rin. Tama? Sumablay po ba ang Diyos sa pangakong ito? No. Kaya nga po, dun mo kailangan maunawaan, meron kasing millennial reign, may 1,000 taon na makikita po natin that there is so much peace in the land because God is about to fulfill what He said. Amen? Amen? Kaya doon po pumapasok itong tinatawag na millennial reign. Amen? Kaya nga po, tayo po ay lumalapit. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina as I begin our message today, the world is slowly losing their hope. Dahil ang nakikita natin sa takbo ng panahon natin, parang walang magandang kinabukasan. There is, if you are a child of God. Bakit? Dahil meron pong itinakdang panahon ng Diyos. Amen? Kaya nga kung iisipin niyo po ito, mga kapatid, I will say this to you today. Kung iniisip mo na sana magtagal pa yung tribulation, you don't understand the plan. Kasi kung naiintindihan mo po ang plano ng Diyos, you will pray that tribulation will start tomorrow. Weird yun, pastor. Ha? Sama talaga nitong pastor namin. Gusto na niya magka-tribulation. No. You don't know where I'm coming from. You know why? Because if you understand the whole thing, sa dulo kasi na 7 taon lang, come on guys, tribulation is only 7 years. Pagkatapos ng 7 years, then we will see a new earth. Sabi nga ng asawa ko, heaven on earth. Hallelujah. We will experience a new
person of earth without Satan, and Jesus is our president. Wala na pong tatakbong mag-ama. Wala na po. Hallelujah. Wala nang buksingerong mga kampanya. Because Jesus will be the one who will be in control of the whole planet. Hello? Nakukuha niyo po. At ang mga saints, ang mga mananampalataya, will reign with Him. Some of you will be mayors. Some of you will be governors. Pero yung mga hindi naglikod will be janitors. Hello? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Amen? Kaya yun po ang dahilan. Kaya kailangan na nating ipanalangin na sabay-sabay, come, Lord Jesus, come! Amen? Kasi kung titingnan nyo po, there's nothing to enjoy here on earth. Nag-i-enjoy ka pa ba sa daigdig? Ayaw na nga tayo palabasin. Amen? Amen? Nag-i-enjoy ka pa ba? Ayaw na tayong palabasin. Amen? Pati nga hangin, inaagaw na sa atin. Tingnan nyo mga kaitsuraan nyo. Mga nakatapal sa ilong nyo ngayon. Ano po? Is this a good earth? Hallelujah. Kaya nga po, naunawaan nyo na siguro kung bakit sinasabi ko, Panginoon, magsimula na po ang tribulation. Kasi 7 taon lang ito, mga kapatid. Paglagpas ng 7 taon, babaguhin po ng Diyos ang lahat. And that is our hope. That is our hope. Dahil mawawala na ang corruption, mawawala na po ang sakit, mawawala na po ang pollution, because the King, sabi nga, the sun now will continue to shine because the light of Jesus will be lighting the whole planet. Glory to God. Hallelujah. Kaya bakit po ating inaasam na bumalik na ang Panginoon? Because that is our future. Amen. Pero kung inaakala mo that there's a coming good days ahead of you, you are being misled. Inaalisan na nga po tayo ng karapatan if you notice it. In fact, may ginagawa nga ngayon sa abroad na they are really double time. Yung artificial intelligence, yung mga robot, talagang tao, aalisan na po ng buhay. Kasi parating po yung panahon din na gusto nila na mga nagtatrabaho na robot kasi hindi daw nagwe-welga ang robot. Hindi naghihingi ng wage hike. Hindi nagpapa-increase nga naman ang robot eh. Pag pinagtrabaho mo dyan, eh, walang coffee break din. Amen. Papunta puro na mundo. Kaya nga po, unti-unti, binabawasan ng tao. Kaya nga po, pag natapos po ang tribulation, it's a brand new day. Hallelujah. Amen. Pero kung hindi mo kasi nakikita yung big picture, matatakot ka, parang ayaw mong dumating yung tribulation eh. Pero pag nakita mo na yung big picture, it's good. Doon papasok yung all things work together for good to them that love the Lord and are called according to His purpose. Amen? Hey, if you still think today that tribulation is bad, no, it's good. Mabuti po yun. Dahil ang tribulation po ang tatapos na sa agony ng buhay ng tao sa ibabaw ng daigdig to give way, to give birth to a brand new day. Di ba kayo excited na pagbalik natin after the rapture dito sa daigdig na ito, we will see a good earth? Dahil pag pinalawa ko pa po yung study sa millennial, sabi ng Bible, maliwanag po ito, na sa pagdating dito ng millennial reign, sa 1,000 years, even the wild animals will be playful to your babies. Na-imagine nyo ba na ang katabi ng iyong anak sa pagtulog, ahas, hindi siya nagpe-pet ng aso? Hindi nyo alam yun, ano? Na-imagine nyo ba na ang kasama mo sa iyong bahay ay mga leon, mga tigre? Ang alligator nilalaro ng anak mong 5 years old. Oh, pastor, niloloko mo. No, it's in the Bible. That pagbalik po, dahil doon ko minsan naisip eh, bakit kaya sila Adan na manage niya ang daigdig? Di ba may mga wildlife noon? Pero nung wala pa po kasi si Satanas, hindi pa po deceive ang mga wild animals. Pero doon ganun kalupit si Satanas, pati po hayop dineceive. Hello? Amen? Dineceive na sila'y maging basama. Amen? Pero hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Amen? Dahil ang disenyo ng Diyos, ang tao po ang magmamanage sa kanila. Now, it makes sense. How can man manage animals if they are wild? Amen?
Kaya na-manage po nila Adan yung mga hayop doon because they were not yet deceived. Pero nung na-deceived din sila ni Satan, now, animals now ay nagipong unpredictable. Pero sa pagdating ng millennial reign, hindi ako magtataka pag nakita ko ang inyong bahay, may mga ahas kayo, may... Hello? Why? Because, amen. So, hindi na aso po ang inyong pagkakaabalahan. Amen. Some of you will be playing with alligators. Ano po? Pastor, pasok ka lang, Brad. Oh, ang ganda ng alligator mo, ha? Oh, malaki, matagal na sa akin yan. Hello? Amen. Oh, wala kang maupuan. Pwede, matibay naman yung alligator po ka lang. Amen. And it will come. It will come. Kaya nga po, ipinipaint ko sa inyong isipan how beautiful the plan of God is para po sa atin na kanyang mga minamahal. Amen? I hope it's bringing hope back to your hearts. Amen? Kaya konting tiis na lang ito. Amen? Kaya nga po, sinasay ko sa inyo, pag nag-rapture, countdown, 7 taon lang yung balik tayo rito. Pero habang 7 taon na tayo nasa langit, tayo nagpapakasal muna. Pinapakasalan tayo ng Panginoon. Because when we come back, we're coming as the bride of Christ. Hello? Nakakuha po ba natin? Let's pray. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, Lord, salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng pag-asa na nagmumula sa iyong salita habang ang mundo na aming kinalalagyan ngayon, unti-unti kaming inaalisan ng pag-asa. Pero salamat at meron kang salita na sa tuwing inaalisan kami ng mundo ng pag-asa, nanunumbalik ang pag-asa sa amin, Panginoon. Amen. Kaya salamat dahil meron kaming nakikita ngayon na magandang kinabukasan. Yes. Panginoon, sabi nga ng iyong anak na si Abraham sa aklat ng Hebreo, that Abraham is looking for a city which builder and maker is God. Amen. Na hindi man niya naranasan, hindi man niya na-experience sa kanyang panahon, lifetime ang inyong pinangako. Pero hindi po siya natigatig because he know that you have a right time and a right moment to fulfill everything that you have promised. Kaya't salamat, Panginoon, dahil we are looking forward for a millennial reign coming. So we are praying today, Panginoon, together with all the saints, Lord Jesus, Maranatha, come, Lord Jesus, come. Dumating ka na po, Panginoon. And we pray that you set up your rule and your throne now here on earth. Iupo mo po ang iyong trono, ang iyong sarili ngayon sa iyong trono. At magsimula kang maghari sa amin sa daigdig na ito. Salamat po, Ama. Salamat at hayaan mong hindi kami matigating sa mga pagbabago na gaganap sa paligid. Dahil ang mga kahirapan, ang mga kaguluhan na ito, ay lagi naming maunawaan na ito'y nagpapaalala sa amin na lumalapit kami sa katuparan ng iyong mga pangako at salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. So, tayo po ay tumayo at tayo po ngayon ay sasamba muli sa ating Panginoon. Kayo po ba ay laging masaya na sumasamba sa Lord? Amen. Kaya ngayon pong umaga, tayo po ay magkakaloob at samantalahin po natin dahil isa po ito sa pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Alam nyo ba na ang paglilingkod sa Diyos is an opportunity? Opportunity para po tayo ay makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Amen? Ngayong umaga po tayo magkakaloob at this is one way to serve God in our giving. Amen? So may 2 box. One is for the church and one is for our media ministry na pinalalawak po ng Panginoon. Amen. Narinig niyo naman po yung testimony. Hindi lang po ako allowed na i-share yung buong detalye. Kasi pagka po na-share yun, baka daw ma-check yung mga kapatid na mga nanonood sa bilangguan. Bawal pala sa loob ng bilangguan ng cellphone. So, pinupuslit lang yon. At binigyan niya po ako ng picture as an evidence. Ako po'y galak na galak pero hindi ko ipopost. Na yung mga inmates sa isang napakalaking kulungan dito sa ating bansa nanunood, nagjo-join sa ating Bible study tuwing gabi.
So God is doing so mighty things. Amen? Amen. Kaya nga sabi nung kapatid, sabi niya, Pastor, huwag po kayong magugulat kung isang araw may mga presong nagsabing naligtas sila. Because the gospel is not bound. Amen? Kaya nga doon ko po nakita ang wisdom ng Panginoon eh. Makikita niyo po na obsolete na ang mga simbahan na may mga gusali ngayon. Eh para saan pa gusali? Eh pinabawalan tayo, 30%, 20% lang daw aatin. Paano kung napakalaki nung iyong building, 20% lang ang dadalo? So talagang ginigiba ni Satan ang gawain ng Diyos. Pero hindi niya alam, pag giniba niya ang apat na pader ng simbahan, lalong dumadami ang mana ng palataya dahil kumakalat ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga salamat dahil kahit paano may ganito tayong ginagamit sa pagtitipon. Pero lumadating na po ang panahon ng ebanghelyo ay lumalabas na sa mga gusali at itinutulak na ng Diyos ang mga anak niya na lumabas kayo sa inyo-inyong komunidad, sa inyo-inyong mga kamag-anak, mahal sa buhay. Go and share the gospel because a brand new day is coming. May bagong araw po at panahon sa daigdig na darating. At para magkaroon ka ng reservation doon, you need Jesus as your ticket to the millennial kingdom of God. Amen? Tayo po yung manalangin. Let's pray for our tithes and offering today. Dakila at makapangyarihang Diyos, Panginoon, kaya po kami nagkakaloob ay dahil ina-acknowledge namin that you are the source of everything. Sa iyo nanggagaling ang lahat ng aming kinikita, tinatanggap, at dumarating sa aming buhay. Kaya Panginoon, as my brothers and sisters give today, so Lord, just like what you promised, gaya ng iyong pinangako, that my God will supply all their needs according to your riches in glory. Kaya Panginoon, over and over again, pinatutunayan mo that givers do not lack, Panginoon, na mga nagkakaloob ay hindi mo hinahayaang kapusin. Kaya kahit po mayroong mga pagsubok, kahit may lockdown, amen, we have sown our seed on the ground. Meron po kaming itinanim. Kaya sa panahon, Panginoon, ng lockdown, meron kaming aasahang aanihin. Dahil yan ang iyong pangako at ang iyong salita na hindi mo hahayaan ang iyong anak ay manlimos at manghingi at makiusap ng kanilang kakanin. Dahil ikaw po ay Diyos na tapat sa iyong pangakot salita that you will always provide for all of our needs. Salamat po, Ama. Bless mo po ang bawat kamay in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So let us worship the Lord. At pagbalik po natin sa upuan, huwag po muna tayo upo. Let us once again and finally let us worship the Lord. Kapatid na Pastor, Pastor Roland, para po tayo ay isara sa panalangin and at the same time ay bigyan ng final benediction.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo pa yung mukha. Father God, sa oras pong ito, O Lord God, maraming maraming pong salamat sa mga salita mo na inilagay at inukit niyo po sa aming pong puso. Na sa umagang ito, O Lord, na ang salitang ito ay maging ma-set on fire and maging activated sa bawat isa sa amin. At pagka meron po ng kagalakan, Panginoon, sa pag-uwi po namin na makita po ng bawat isa ang kahalagahan ng mga panahong ito, O Lord God, na ang akala ng iba, ito ay masamang panahon, but ito pong panahong ito ay isang panahon para sa iyong mga anak, O Lord God, upang makita, Panginoon, ang tunay, Panginoon, that malapit na po ang iyong pagbabalik. At sa iyong pagbabalik, O Lord God, sa iyong mga salita na aming po panghinahawakan, you will reign and you will reign with us, O Lord God. Kaya maraming marami pong salamat, O Lord God, na sa umagang ito, O Lord God, sa mga salita mo na aming natanggap, tanggapin niyo po ang pinakamataas na papurit pa sa salamat na tanging sa iyo lang sa umaga pong ito. In Jesus' mighty, mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen! Oh, hallelujah! Amen, Lord, hallelujah! Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at Bldg Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or Bldg Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.